Hello mga students, this is me, Sir A. Now for this video lecture, I am happy to present to you and introduce to you, okay, the business taxes. So basically, this is an introduction to business taxes. So business taxation class. And we will cover then later on kung ano-ano yung iba't ibang klase ng mga business taxes. Okay? Of course, we have to define what business taxes mean. And when we are talking about business taxes, o simplihan lang natin ito. Kasi alam niyo ano, yung isa sa mga challenge kaya medyo mahirap yung taxation is masyadong technical yung mga definition. Okay? O pero pag sinabi nating business taxes, ano yung understanding natin dito? So sa pinaka maiksing ano no, pagpapaliwanag, taxes on business. Pero ano bang ibig dito sabihin? Oh, ang sabi dito ano sa ating slide, business taxes are those imposed upon onerous transfers such as sale, barter, exchange and importation. Okay? O ano bang ibig sabihin ng onerous transfer? Pag sinabi nating onerous, okay, meron tayong consideration. Hindi mo yung transfer nangyari ng hindi nangyari ano no? Ibig ko sabihin, yung transfer na nangyari ay merong consideration. Either merong binayaran or hindi siya gratuitous. Because, you know, the opposite of onerous is gratuitous. Pag gratuitous, libre lang. Samantalang pag onerous, may bayad. Okay? But not necessarily in the form of money agad ang ating ano, no? Ang payment. So, kagaya ng sale. So, merong bentahan. Barter, exchange, di ba? Remember that when we are talking of barter, di ba? Magpalitan tayo ng bagay. Okay, hindi yung sale kasi pag sinabi nating sale, meron akong bibilhin, ang ibabayad ko sa iyo ay pera. Pag barter, palit ko sa iyo sa manok mo yung mga sabihin na natin pagkain, no? Or kung ano man yung napag-usapan, napag-agrihan. Exchange and importation. Okay? It is called as such, tinawag daw ito na business taxes dahil without a business, oo nga naman, ano, kung walang negosyo, at please take note, pursued in the Philippines, maliban sa importation by the taxpayer, wala tayong mapag-a-applyan ng business tax. Kasi nga, ito po ay buwis sa negosyo. Yun yung Tagalog ng business tax, ano, buwis sa negosyo. Okay. Now, business taxes are in addition to income and other taxes paid unless specifically exempted. Now, if you are, ano no, medyo hindi maganda ang pundasyon mo sa income taxation, well, makakatulong po yung aking mga materials because I have a separate playlist for income taxation. Although, maaaring yung iba sa mga discussions hindi mo mahahanap doon kasi hindi po yun kompleto. But nandoon po yung mangilan-ngilan ano? Actually, hindi lang mangilan-ngilan, marami-rami din naman ang matututunan ninyo doon. You can visit my income taxation playlist. I have the same reference. And by the way, credit po yung ating pinagkuhanan nito ay yung libro ni Sir Enrico Tabag and Earl Jimson Garcia, yung Business and Transfer Tax, the most recent edition. Okay, now, unlike income tax, which is based on the taxpayer's net taxable income, kasi going back to our income taxation, pinag-uusapan natin doon yung net taxable income. Pag ang pinag-uusapan naman natin ay business taxes, they are generally based on either the gross sales or gross receipts. Okay? Sir, anong ibig sabihin ng gross sales or ng gross receipts? O, pag-usapan natin yan later on. We will define it. But please take note for the meantime. Okay? When we are talking of business taxes, anong tax base nito? Generally based on gross sales or gross receipts. Okay? Irrespective of, or pag sinabi natin irrespective, regardless. Okay? Regardless of the results of operations. And remember, di ba, pag pinag-uusapan natin results of business operations, anong klaseng financial statement ito? Di ba, ito yung income statement or the statement of profit or loss?
So, tinitignan natin dito sa income statement, operating at a profit ba tayo or operating at a loss? Now, sa taxation, sa point of view ng business tax, okay, regardless kung net income ka or net loss, yung mga taxpayers engaged in trade are still liable to pay the business tax. Now, it is either the VAT or the value-added tax or the percentage tax. And later on, we will discuss the difference, no? Uunahin muna natin yung value-added tax sa ating discussion as we go along. Plus, excise tax, if applicable. I know, no? Excise tax is not new to you. Well, depende na lang sa pundasyon kung naituro. And I suppose, no? I assume that it was discussed during the income taxation. Kung ano ba ang excise tax. So, either VAT or percentage tax plus excise tax if applicable. Now, meron lang ako class mga ano, no, nakasite. Actually, hindi ko naman ito sinite. Kinuha lang po natin ito doon sa book ni Tabag and Garcia. And that is the reference point. Section 105 ng National Internal Revenue Code or the NIRC. Okay? Section 4. 105-3 of RR, Revenue Regulation 16 of 2005. Okay? You can check it on the BIR. Okay? In the course of trade or business, kasi we are talking of business taxes. So, anong ibig sabihin ng in the course of trade or business? Ang ibig lang sabihin, class, nitong phrase na ito, these are the regular conduct or pursuit of a commercial or an economic entity, economic activity, including incidental transactions or transactions incidental thereto, by any person, regardless of whether the person engaged therein is a non-stock, non-profit, private organization, or government entity. So, hindi natin pinag-uusapan, ano, hindi natin dinidistinguish or pinaghihiwalay kung anong klaseng ano ka, no, business organization. Non-stock ka ba, non-profit or government entity? As long as when we are talking of in the course of trade or business, ito yung regular conduct ng iyong trabaho. Ano ba yung business operations mo? Okay? O commercial or an economic activity at mga transactions na incidental. Okay, pag sinabi nating incidental, may mga ibang transactions na hindi related sa pagbebenta mo, sa pagmamanufacture mo ng produkto. Pero nangyari yan because it is related to your business. Okay, so those are incidental transactions. Now, ano naman po yung isolated transactions? Okay, bakit natin ito, sir, dinidiscuss? Yung in the course of trade or business, yung isolated transactions. Kasi may bearing po ito sa business taxes natin. Are they considered or are they subject to business taxes or not? Okay? Now, when we are talking of isolated transactions, for tax purposes, they are generally not considered in the ordinary course of trade or business. Isolated transactions, they are not generally considered in the ordinary course of trade or business. Therefore, it is not subject to business tax. So, ibig sabihin pala, pag in the course of trade or business tayo, they are subject, yung mga transactions related thereto are subject to business tax. Pero pag mga isolated transactions, and because they are not considered in the ordinary course of business, hindi po yan subject to business tax. Although may sinasabi yung revenue regulation, ano? Number 16 series of 2005, it says there that services rendered in the Philippines by non-resident persons. Remember, you have your resident versus alien, di ba? Or the non-resident, citizen ba yan or alien? Resident versus non-resident. Pag resident, naninirahan dito. Pag non-resident, hindi siya nakatira dito. Maaring nasa ibang bansa. Pero remember, ano, please take note, we are not talking about citizenship. Ang sinasabi lang po dito, non-resident person. So this may be NRC or the non-resident citizen or NRA, non-resident alien.
Pag services daw rendered in the Philippines by those non-resident, they shall be considered as being rendered in the course of trade or business kahit na yung performance is not regular. So pag pinag-uusapan natin ay mga transactions entered into by non-resident persons within the Philippines, ano, yung ating ano, no, situs ay dito sa Pilipinas, it is considered as being rendered in the course of trade or business. Okay? Or therefore, subject to business tax. Kasi being rendered in the, it is considered as rendered in the course of trade or business. Please take note, ang hindi subject to business tax ay yung mga isolated transactions. Okay? Oh, isolated transactions. Pag residence daw, oh, tignan ninyo ano, pinaghiwalay, classify natin by resident or non-resident. Pag resident daw, okay, considered not in the ordinary course of trade or business, therefore it is not subject to business tax or not subject to VAT. Pag pinerform po ito ng non-resident on services rendered in the Philippines, nangyari dito, they are considered in the ordinary course of trade or business, thus subject to final withholding VAT. Okay? So, sorry ah, please correct me doon sa nabanggit ko kanina kasi nabanggit ko yata doon subject to ano, no, value added tax. Dito, subject to final withholding VAT. Now, illustrate tayo, no? Sale in the ordinary course of trade or business. Determine natin which of the following transactions are considered sale in the ordinary course of trade, consequently subject to business tax. So, alin daw dito sa apat na transactions yung subject to business tax? Sa transaction number one, si Pedro, binenta niya ang kanyang tatlong taong gulang na sasakyan, okay, kay Ana, sa halagang 400,000 peso. That is the first transaction. Yung second transaction, si Abi Corporation, distributor ng appliances, nagbenta ng mga TV, okay, from its inventory to various malls in Metro Manila. Pangatlo, an auditing firm rendered audit and tax services to its client. At pang-apat, Ana, okay, sold some of her jewelry for 50,000 to her best friend Lorna. So, alin dito yung magiging subject to business tax? Now, ang sagot po natin dyan ay transaction 2 and 3. Hindi po kasama si 1 and 4. Okay? Si number 1 kasi, Pedro sold his personal transaction po ito, ano? It is not in the ordinary course of trade or business. Hindi naman niya nagbabuy and sell ng sasakyan si Ana, no? Ay, si Ana, si Pedro. Sa number 4 naman, si Ana, binenta naman niya yung kanyang mga alahas sa kanyang kaibigan na si Lorna. Hindi naman yan jewelry store si Ana. Okay? So, hindi po yan. It is not in the ordinary course of trade or business. So, sabi nga dito, ano, yung ating guide, transactions 1 and 4 are casual or isolated sales. So, isolated transaction ito, not... Eto, si Abi Corporation, distributor ng appliances, malamang magbebenta yan sa mga mall. Okay? At isa na sa mga binibenta nila ay mga TV, television units. Pag auditing firm naman, o accounting firm po ito, ay ilan sa mga pinaperform niya na services ay audit and tax services. So, it is in the ordinary course of trade or business. Please take note, kasama po dyan ang serbisyo, ano? Hindi lamang po yung pagbebenta ng mga tangible products. Okay? O, eto na yung sinasabi ko kanina. Meron tayong dalawang klase ng transfer. Yung isa, gratuitous. Yung isa, onerous. Okay? Kasi pag pinag-uusapan natin gratuitous, libre. Kaya it is a transfer without consideration. Hindi po yan subject sa business tax. Pero subject po yan sa tinatawag natin na transfer taxes. At pag-uusapan natin yan later on, okay? Sa mga darating na panahon. Okay, meron kasi tayong tinatawag na donor's tax
at saka yung estate tax. Samantalang pag onerous transfer, transfer with consideration yan. Okay? Meron tayong dalawang item dito. It's in the ordinary course of trade or business. Kasama na yung mga incidental transactions. It may be subject to business tax and income tax. Unless exempt under the law. Pero, class, guys, if it is not in the course of trade or business, it is not subject to business tax, but may be subject to income tax. Okay? Pag hindi po yan nangyari, yung onerous transaction in the course of trade or business, it is not subject to business tax. Kagaya ng pinapaliwanag natin kanina, di ba? But it may be subject to income tax. Bubuwisan pa rin siya, pero hindi siya subject sa business tax. Oh, illustration tayo ng incidental transaction. Para ma-visualize ninyo, ma-appreciate ninyo, ano? Paano natin sinasabi na incidental transaction? Okay? So we have Pinas Energy Corporation dito, no? And it enters into a built operate transfer contract with the PNOC for finance, engineering, supply, installation, testing, commissioning, operation, and maintenance of a geothermal power plant. During the year, etong si Pinas Energy Corporation ay nakapagbenta sa halagang 200,000 piso ng isang sasakyan, isang vehicle na fully depreciated, ano? At yung vehicle na yun ay ginagamit sa business. Ito yung tinatawag natin na incidental transaction. Ang incidental transaction dito ay yung pagbebenta nitong sasakyan, ano, fully depreciated. Eh usually pag fully depreciated, dinidispose na natin 'yan, no? Lalong-lalo na pag medyo ano na, no, medyo hindi na talaga siya napapakinabangan. So, pag na-dispose 'yan, that is an incidental transaction. Okay? Syempre, kikita ka pa rin diyan kahit papaano, ano, either meron tayong residual value at cost natin yan, or kikita pa tayo more than the residual value ito. Now, ang question dito is, how much is the business tax, if any? Okay, the first item pala that we have to consider, is this incidental transaction subject to tax? And if it yes, ano raw, sir, if it yes, if it is subject to business tax, ano or magkano yung ating business tax? Although medyo advanced, ano, kasi hindi pa naman natin pinag-uusapan, magkano yung percentage? O, ang sagot muna natin sa ngayon dito ay, yes, it is subject to value-added tax at the amount of 12% based on the 200,000. Therefore, the business tax in the form of the value-added tax or VAT is 24,000. Okay? So, remember, incidental transactions are considered. Kasi diba, babalikan natin yung definition, including transactions incidental thereto. So, it is subject to business tax. Yun nga lang, class, ano, dito sa ating illustration, gumamit na agad tayo ng value-added tax na 12%. Eto, no, kung meron kayong mga negosyo, may mga tindahan kayo, or if you are aware of what's happening when you purchase something, meron tayong 12% VAT kadalasan dyan, ano? So, hindi na po ito bago sa inyo. Kung sakali man na aware kayo dito. But if you are not here, if you are not yet aware of the value added tax, ilang porsyento, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, sa Philippine setting, it is subject to 12% VAT. Based on dito sa ating illustration, 200,000. Okay? So, yan po ano yung illustration natin dyan. Now, let's talk about the types of business taxes. Meron pong tatlong major business taxes dito sa Pilipinas. At ito po, yung una, yung na-example na natin, is the value-added tax. Pangalawa, yung tinatawag natin na other percentage taxes or simply percentage tax na lang. At yung pangatlo, yung excise taxes. Now, as a rule, tandaan po ninyo, lahat ng mga sale of goods or services, o, hindi lamang goods ha, ito yung binanggit ko a while ago,
goods or services. Kagaya ng example natin kanina, an auditing firm rendering auditing services or tax services, no? Made in the normal course of trade or business are subject to VAT unless it is exempted under the law. General rule, subject to VAT. Exception, when it is stated. May batas na nagsasabi na exempted yan sa value-added tax. If sale is exempt from VAT, it may be subject to OPT or the percentage tax. Transactions subject to VAT should no longer be subjected to percentage tax. Ibig nito sabihin, kung exempt ka sa VAT, malamang subject ka sa percentage tax. Pero pag subject ka sa VAT, hindi ka na subject sa percentage tax. It's either one of the two. VAT ba or percentage tax? A transaction subject to either VAT or percentage tax may still be subjected to excise tax. Yun nga lang, ano? If it is VAT, di wala na tayong percentage tax. Or if it is percentage tax, wala na tayong VAT. Pero maaring subject pa rin po tayo sa excise tax. Okay? Sir, double taxation ba yan? The answer is no, because magkaibang klase ng buwis po ito. Okay? Oh, ito yung guide ninyo, ano? A simple guide para ma-understand natin ito. Yung sale of goods or properties or services may be subject to VAT. Pag VAT yan, wala na tayong OPT. Okay? Exempt from VAT, but subject to OPT. O, check tayo sa OPT, exempt na po tayo sa VAT. Kasi nga, sabi dito, exempt from VAT. Exempt from business taxes. E di, exempt po yan. Ano? O, please take note. O, sale of goods or properties or service may be subject to this one, but in general, or exempt from VAT, but subject to OPT. Pero maaring exempt yan sa VAT or OPT. Wala ding excise tax. Pero, ano, pwedeng meron tayong excise tax dyan. Ito yung sinasabi natin dito, na a transaction subject to either VAT or percentage tax may still be subjected to excise tax. Okay? Manufacturing, importation, and sale of sin products. Ano ba yung sin products? Makasalanan? Oh, when we are talking of sin, kaya nga minsan ano, meron tayong tinatawag na syntax. Hindi yung syntax na syntax, ano? But syntax, eto, kasalanan, sin. At we are talking about cigarettes, no? Mga alak, no? Non-essential goods services may be subject to. In general, pag VAT plus excise tax if applicable. So, check. Or percentage tax, no? Plus excise tax if applicable. Check dito. Pero in any given case, wala po tayong instance na parehas po yan, check. Yung VAT mo or the OPT. Tandaan po ninyo ito. A transaction subject to value-added tax must no longer be subjected to percentage tax. Nonetheless, okay, although, ang sinasabi lang nito, a business entity or taxpayer, yung nagbabayad ng buwis, may be engaged in transactions, okay, that are subject to VAT, exempt from VAT, and subject to percentage tax. Ibig sabihin, mixed transactions po ito at the same time. Okay? Pag nangyari po yan, pwede siyang masubject sa VAT and at the same time, percentage tax plus excise tax kung applicable. So for mixed transactions, pwede siyang masubject sa VAT sa percentage tax plus excise tax if applicable, pero hindi sa isang specific na transactions, pero magkakaibang transactions. No? Because that entity, the taxpayer, is subject, no, to mixed transactions wherein may mga ibang transactions na subject to VAT, yung iba exempt from VAT, yung iba, no, subject to percentage tax. Okay? Oh, illustration ulit tayo. Case letter A. Etong si ABC Corporation, VAT registered taxpayer. Later on, ano, pag-usapan natin, sino yung VAT registered? Ano yung non-VAT registered? And etong si ABC Corporation engaged in trading consumer goods. O, ano ba yung mga consumer goods? O, please let me know, ano?
kung ano yung pagkakaintindi ninyo ng consumer goods. Or if you want, pwede naman kayong mag-comment down below. Our question here, what is the applicable business tax of ABC Corporation? Si ABC Corporation daw is a VAT-registered taxpayer engaged in trading consumer goods. O, trading business ito, ano? Hindi ito manufacturing. Please take note of the term, trading. So, ano yung applicable business tax niya? Ang answer natin ay VAT. Why VAT? Eh, kasi VAT-registered na ito si ABC Corporation. Okay? O, case 2 tayo. At si BIR ba, pwede niya bang i-subject yung sale ng ABC Corporation to percentage tax in addition to VAT? Ang ibig nito sabihin, kasi VAT-registered taxpayer si ABC Corporation, pwede niya bang singilin ng percentage tax etong si ABC Corporation? O, ang sagot natin dyan, hindi. Why? Kasi subject na siya sa VAT. So, hindi na siya kinakailangang i-subject sa percentage tax. Okay? For the same transaction. Okay? Pwede lang mang yan pag mixed transaction, pero hindi po sa isang transaction, ano, magkaibang transaction ito. So, I hope malinaw po yan. O, case B tayo. Jeepney Transport Corporation naman. Itong si JTC or si Jeepney Transport Corporation, engaged naman siya sa pag-ooperate ng mga jeep sa Metro Manila, mga pampasaherong jeep, no? Ang tanong natin dito, what is the applicable business tax of the company? Oh, si Jeepney Transport Corporation, although medyo advanced ng konti yung tanong, ano, pero to help you in answering this question, eto kasing Jeepney Transport Corporation is subject to ano, no, common carrier's tax na tinatawag, which is a type of percentage tax. Okay? Pag mga operators, no, subject ito sa common carrier's tax. Jeepney operation is subject to CCT, a percentage tax under Section 117 of the Tax Code. So, I encourage you ano, to download a copy of the NIRC. Or, well, I have a copy. I can provide it to you naman. I will upload it in our classroom. Okay, sa mga nanonood po nito na gustong humingi ng copy, okay, you can request for me. You can request a copy from me, ano? Message nyo lang po ako. Pwedeng i-comment nyo sa video lecture na ito. Or you can download it online, actually. Pwede nyo po itong i-download. Search nyo lang po NIRC or the National Internal Revenue Code. Okay, so that is case B, ha? Question 1. Now, question 2. Pwede bang ano i-subject ni BIR si Jeepney Transport Corporation ng 12% VAT in addition or on top of that percentage tax? O, plus, dapat no ang sagot natin dyan, ha? Kasi transaction subject to percentage tax should not be subject to VAT. Okay? It's the other way around. Kung subject ka sa 12% or sa pag subject ka sa VAT, hindi ka na isa-subject sa percentage tax. Pag subject ka sa percentage tax, hindi ka na isa-subject sa VAT. Okay? Okay, case naman tayo. Si Jeepney Transport Corporation pa rin ito. Nagkaroon lang tayo ng modification. Jeepney operation siya, no? Kagaya ng kaninang transaction, at nagbebenta din siya ng mga spare parts nitong mga jeep, no? Spare parts and accessories. So, ang question dito, ano yung applicable business tax ni Jeepney Transport Corporation? O, sige nga, assess nyo muna ito bago nating sagutan. Alright, or pwede ninyong i-pause muna yung aking video lecture. Now, the answer is this one. Jeepney Transport Corporation will now be subject to percentage tax and the value-added tax. Why? O, kanina, yung jeepney operation that is subject to percentage tax. Pero hindi po yan subject to VAT. Alin dito yung subject to VAT? Yung pagbebenta niya ng mga spare parts. Okay? This is, ano no, in the course of trade or business. Eto no, subject na po yan sa VAT pag nagbenta ka ng mga spare parts.
And in this case, sa case letter C, the company is engaged in mixed transactions. So, yun nga lang ano, yung isa subject to percentage tax, yung isa subject to VAT, pero not, hindi yung ano, no, isang transaction masasubject on both types of taxes, of business taxes. Okay? O, cigarette corporation naman, case D, is in manufacturing and selling premium cigarettes. Nagmamanufacture siya and nagbebenta siya ng mga sigarilyo na medyo mamahalin. Premium types ito, no? So, ano ang applicable business tax nitong company na ito? Manufacturing and selling. The answer will be VAT and excise tax. Ang manufacturing ng cigarettes, this is subject to excise tax, no? Samantalang yung pagbebenta ng sigarilyo, this is subject sa value-added tax. Hindi po VAT and percentage tax, but VAT and excise tax. Ito yung sinasabi natin kanina doon sa ating guide, no? Balikan lang natin ito. Saan siya dito, sir, magpo-fall? Dito po yan. Manufacturing, importation, sale of sin products. Cigarette is a sin product. Dito siya magpo-fall sa row na ito. VAT and excise tax. Okay? That is for case letter D. So, manufacturing of cigarettes and then the sale of cigarettes. VAT, excise plus VAT. Okay? So, hanggang dyan muna tayo, class, sa discussion natin na ito, introduction to business taxes and identifying what are the types of business taxes. Now, if you have questions, please let me know para ma-accommodate ko kayo, masagot ko ang inyong mga katanungan. Okay? So maraming salamat. Sana meron kayong naintindihan. Okay? And I'll see you sa susunod natin na video lecture. Bye-bye!